We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas to you. Merry Christmas to you. Merry Christmas, Merry Christmas. Merry Christmas to you. Magandang gabi ho sa ating lahat, mga kapatid sa Panginoon. Masaya, maalab, at mapagpalang pagbati po sa inyong lahat sa ating episode 10 ng Ride On Ministry. Brothers and sisters in the Lord Jesus Christ, I say shalom to all of you. My brothers and sisters in the Lord, shout out to the Lord Jesus Christ and to all of you out there. Bishop Lito Tangonan is with you again to minister to all of you, and likewise happily welcoming you again to our Ride On Ministry. Ride on with Jesus Christ, ride on with His Word, ride on with the sound of praise, worship, and prayer. Almighty Heavenly Father, we come unto you this evening in the spirit of humility and faith, asking you, O Lord, to be with us in our Ride On Ministry episode 10. May the Holy Spirit be with us in this online live stream program of Ride On Ministry. In Jesus' name we pray, Amen. Amen po sa ating Panginoong Diyos. In Psalms chapter 146 verses 1 to 2, it says, "Praise the Lord! Praise the Lord, O my soul. I will praise the Lord all my life. I will sing praise to my God as long as I live." Napakaganda hong mga bersikulo na sinasabi ng salmista, kabanatang 146, na purihin daw si Yahweh ng ating mga kaluluwa, at gayon din ang Diyos ay papurihan, at hindi lamang ang paating pag-awit sa Kanya at maging ang ating pag-aawitan, at aawitan natin ang ating Panginoong Diyos habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito. Kaya praise the Lord, hallelujah po sa bawat isa sa atin, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. At bago tayo pumalaot, mga kapatid, mga guys, sa ating pinaka-main agenda sa ating live stream program, ay ilang mga bagay po ang nais ko pong ibahagi sa inyo nitong nakalipas na mga araw, at tunay nga na ang Diyos ay napakabuti at patuloy ang kanyang pagsusubaybay, at tunay na ang mga panibagong karanasan sa Panginoon ay lalong nagpapasigla at nagpapatibay, nagpapatatag ng pananampalataya at espiritual na pamumuhay sa ating Panginoong Hesus Kristo. Noong December 4, ano po, ito po ay araw ng Wednesday, ano po, ng hapon, kami pong pamilya ay tumungo doon sa Doña Faustina Subdivision, doon po sa Novaliches,
Quezon City at purihin ng Diyos at tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon na manguna at magbahagi ng banal na salita ng ating Panginoon sa funeral worship service ng bereaved family ng aking uncle na si kapatid na Rogelio Tangonan Mariano. At napakaganda po itong gawain na ito sapagkat muling nagpapaalala ang ating Panginoong Diyos na sa gitna at sa kabila ng kamatayan ay meron pong buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin, mga kapatid sa Panginoon, ay death is not the end of everything in the life of every person, kundi ang buhay ay lalong nagpapatuloy sa piling ng ating Panginoong Diyos. At dito po natin hinuhugot yung ating kalakasan, yung ating pag-asa sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, samantalang kami ay naglalakbay from that funeral worship service to Robinson sa mall doon po sa Fairview, Quezon City, dahil meron pong dinaanan noon ay habang kami ay nagpa-park doon sa parking space ng subdivision ay kami po ay nasiraan ng sasakyan. Pero purihin ng Diyos, yung nakasakay sa sasakyan ay hindi po nasiraan ng loob, kundi nandun pa rin yung posture, nandun pa rin yung joy deep within our hearts. At dito ho ang aming naisip na tawagan ay ang aming district supervising elder, Reverend Timoteo Palmihar ng Metropolitan District ng Metropolitan Calabarzon Methodist Regional Conference para umagapay at purihin naman ng Diyos. At ang mekaniko, all-around mekaniko ng isang ospital doon sa Tala, na Calaucan City, Metro Manila, ay dumating din kasama ng DSC. At salamat sa Diyos at naayos yung sasakyan. At what a long and tedious travel from Fairview, Quezon City to Bacoor City, Cavite. Pero purihin ang Diyos, maraming salamat. DSE Reverend Timoteo Palmihar, and please extend also my regards and greetings sa inyong mekaniko sa hospital. At isa rin pong blessing, mga kapatid sa Diyos, ay naging matagumpay din po yung December 6, 2019, last Thursday, na ito po naman yung pagpupulong at Christmas cheers ng mga bishops at district supervising elders ng mga gabinete ng aming national bishop and regional bishops from the 8 regional conferences of the Iglesia Metodista sa Pilipinas. At purihin ang Diyos sapagkat naging matagumpay po itong meeting na ito. At kinabukasan naman ng December 6 ay naging matagumpay din yung pagpupulong ng National Board of Trustees ng ang Iglesia Metodista sa Pilipinas sa pangunguna ng aming chairman na si Architect Rodrigo Lagman. At bakit ko sinasabi na ako po'y nagpapasalamat, nagpupuri sa ating Panginoong Diyos sapagkat naging matagumpay po ang mga gawain na ito at ang inyong abang lingkod ay nagkaroon ng pagkakataon upang daluhan at makibahagi
sa mga gawaing nabanggit ko. Na, kaya nga purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. At gayon din mo ay pinupuri ko po at pinapasalamatan ang ating Panginoong Diyos sapagkat tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon bagaman wala hong national level na celebration ng 8th founding anniversary ng ang Iglesia Metodista sa Pilipinas noong nakaraang Sabado, December 7, 2019 sapagkat ang Iglesia Metodista sa Pilipinas ay ito po ay naitatag at kaloob ng Diyos, pinagpala ng Diyos, kinasihan ng Diyos na ito noong December 7, 2011. Pero in all of our local churches and mission churches, even in the district level and regional conferences, ay meron pong mga celebration, meron mga pag-alaala at pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na siyang pinakaulo ng ang Iglesia Metodista sa Pilipinas at gayon din na siyang pinakaulo ng lahat ng mga Christian churches and Christian fellowships not only in the Philippines but throughout the whole world. Kaya purihin po ang Panginoon. At nais ko rin pong nakalimutan ko kanina na pasalamatan ang District Supervising Elder Reverend Arnel and Mrs. Deaconess Caroline Kabilangan sapagkat sila po yung nag-host ng pagpupulong at Christmas cheers ng mga bishops at District Supervising Elders at National Staff doon sa kanilang Arca Vista Resort doon sa Hermosa, Bataan. Kaya nga sa gabing ito ay maraming salamat sa inyo, Kabilangan family. At gayon din, nakalimutan ko rin kanina na banggitin at pasalamatan ang Capitol Methodist Church na sila ho ang naging host ng matagumpay na National Board of Trustees meeting at salamat po sa lahat ng mga membro, council at gayon din ang administrative pastor, mga workers ng Capitol Methodist Church ng City of Balanga, Bataan. And salamat din ho sa mga pamilya Baluyot sapagkat binuksan nila ang kanilang tahanan upang doon ang akomodasyon ng mga dumalo at natulog doon ng gabi ng December 6. Kaya patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Gayon pa man, mga kapatid, sa Panginoon, ay nais kong handugan ko kayo ng isang awitin sapagkat ang Ride On Ministry ng Abang Lingkod ng Diyos ay nagpapaabot po ng masaya, maalab at mabungang ikawalong taong anibersaryo ng ang Iglesia Metodista sa Pilipinas. Kaya nice ko pong awitin itong laging inaawit po na awitin tuwing merong mga pang iglesia lokal, pang distrito, pang rehiyon at pang national na mga gawain o mga gatherings ay inaawit po itong AIM Pilipinas na ito ay hango naman doon sa awitin at tono ng Pilipinas. Nakalimutan ko lang yung pangalan ng nag-compose ng Pilipinas. Pero napakaganda yung awitin na ito mga kapatid sa Diyos. Kaya pakinggan ninyo kung nakaka-relate kayo sa awit na ito, medyo memorize ninyo, ay makipag-awitan po kayo sa akin. Mag-jamming tayo sa Panginoon in celebration of the 8th founding anniversary of ang Iglesia Metodista sa Pilipinas.
minamahal, bayang pinagpala. Lupay na kay ganda, pinagyaman ng Diyos na dakila. Perlas ng silanganan, dala-dala'y pag-asa. Liwanag ng Diyos ang sayo'y nagniningning, Diyos ay sambahin. Pilipinas, Pilipinas, pinagpala ka ng Diyos. Pilipinas, Pilipinas, ang Diyos ay sumasayo. Pilipinas kong minumutya, iglesyang pinagpala. Matatagang adhika, itanyag ang Diyos na dakila. Tapat ang paninindigan, dala ay katotohanan. Pag-ibig ng Diyos ang laging gumagabay, siya ang tagumpay. In Pilipinas, pinagpala ka ng Diyos. In Pilipinas, ang Diyos ay sumasayo. Aleluya, 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 aleluya. In Pilipinas, pinagpala ka ng Diyos. In Pilipinas, ang Diyos ay sumasayo. In Pilipinas, pinagpala ka ng Diyos. In Pilipinas, ang Diyos ay sumasayo. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang lahat ng mga Christian churches. Papuri ay sa Diyos. Kaya happy at malab at mabungang pagdiriwang ng ikawalong taong anibersaryo ng pagkakatatag ng ang Iglesia Metodista sa Pilipinas. Kaya lahat ng papuri ay sa Diyos. And of course, our prayer and interceding wishes to the life and ministry and mission and developmental projects of the ang Iglesia Metodista sa Pilipinas. And I hope na yung pong pinaka vision and mission, yung core values, yung 8 priorities including all the goals and objectives and plan of actions and projects of this entrusted church by God to us ay patuloy na i-bless, i-anoint at pagpalain ng ating Panginoon nang sa gayon ay tunay nga na patuloy na sama-sama natin na maipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan saan man tayo dinadala ng Panginoon, not only in the Philippines, not only in Luzon, not only in the Visayas region, not only Mindanao, kundi kung saan tayo dadalhin ng Panginoong Diyos, maging sa ibayong dagat at iba pang mga bansa. At darating ang panahon na yan po ay mangyayari basta atin pong paniwalaan. Kaya, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos, ay tayo po ay magpapatuloy sa ating gawain sa gabing ito. At
ang mensahe ng buhay na ating pong natunghayan nung nakaraang Lunes, ito po ay merong kinalaman doon sa topic natin na Jesus Christ as our Lord and Savior, our hope, faith, joy, and peace. At kung matatandaan ninyo, mga kapatid sa Panginoon, ay diniskas po natin kung ano ba yung Advent season at gayon din kung bakit ang kulay ay purple nitong Advent season at kung bakit meron tayong mga pagsisindi ng apat na kandila na yung tatlo ay kulay purple at yung isa ay kulay pink at yung nasa gitna ay yun ho ay kulay puti na sumusimbolo sa ating Panginoong Heso Kristo na siyang pinakasentro ng ating existence as a church. And indeed, he will be always the focal center and primordial concern of our church even in the celebration of the forthcoming December 25 this year, na ito po yung kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya sinabi ko noon na yung hungrit na circle na ganon na merong mga palamutin na green ay it symbolizes the continuing existence of life in the Lord Jesus Christ. There is life in the Lord Jesus Christ. At sinabi ko rin sa inyo, mga kapatid sa Panginoon, na itong Advent season na ito, itong apat na linggo, ano po, bago dumating yung December 25, yan po ang mga Advent Sundays, pero within the period in between of this particular date, ay Advent season din, nang ibig sabihin, mga kapatid, sa Diyos, sa salitang Grego ay parousia. Ano po? Nang ibig ni sabihin nito ay coming o arrival. At gayon din doon sa salitang Latin ay Adventus. At gayon din po ang ibig sabihin at ito ho yung panahon ng ating pananalangin at pagninilay-nilay. At ito rin po yung panahon na kung saan ay nadarama natin sa ating mga puso yung kalungkutan kung sa ating mga puso ay meron pong mga pagkukulang, pagkakasala na dapat natin ihingi ng pagpapatawad at paglilinis ng ating Panginoon. At gayon din, ito rin po yung panahon ng pagsasakripisyo upang isipin natin ang ating kapwa at kung ano ang magagawa natin sa ating pagtulong sa ating mga kababayan na nangangailangan po sa kanilang mga abang kalagayan. At tinalakay nga natin noong nakaraang Lunes that the wreath and candles are full of symbolism tied to the Christmas season. The wreath itself, which is made of various evergreen, signifies continuous life in the Lord Jesus Christ. At yung circle doon sa wreath na ito, mga kapatid sa Panginoon, na nagsasabing walang pasimula at walang kawakasan sapagkat isinisimbolo din yung pagkawalang hanggan ng ating Panginoong Diyos and also the immortality of the soul at gayon din ang buhay na walang hanggan na ating masusumpungan at maranasan sa piling ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga po, mga kapatid sa Diyos, yung tinalakay natin last Monday na the first candle, which is purple, na nagsisimbolo ng hope o pag-asa.
At ito ho ay it is sometimes called the prophecy candle. Yung prophetic candle, yung kandila ng mga propeta, lalong-lalo na kay propeta Isaiah. At inaalala natin kung paano doon sa the book of Isaiah ay nagkaroon ng prophecy na ipapanganak ang isang lalaki at nagkaroon nga ng katuparan at nabanggit iyon doon sa the Gospel of Matthew chapter 1. Kaya purihin natin ng Panginoong Diyos sapagkat ito ho ay tumutukoy sa celebration ng birth ng ating Panginoong Hesukristo at gayon din it represents indeed the expectation being felt by each one of us in anticipation of the coming of the Messiah. At sa gabing ito, sa episode 10 ng Ride On Ministry, hindi lamang ho hope, kundi Jesus Christ, our Lord and Savior, is indeed our faith. Ano po? Pananampalataya. At yun po ang ating itatakel sa ating pong gawain sa gabing ito. At ang ating pong teksto, mga kapatid, sa Diyos ay masusumpungan natin doon sa Luke chapter 2 verses 1 to 7, Matthew chapter 1, 18 to 25. Hindi ko na po babasahin to, kundi isulat na lamang ninyo. Luke chapter 2 verses 1 to 7, Matthew chapter 1, 18 to 25, na kung saan ang dalawang referensyang ito ay meron pong kinalaman doon sa travel o kaya journey ni Mary at ni Joseph, si Maria at saka si Jose, yung kanilang paglalakbay. At pansinin natin mga kapatid sa Diyos at sulyapan natin ano ba yung naging buhay sa usapin ng pananampalataya, yung buhay pananampalataya ni Maria at Jose. At yon ang ating tutunghayan dito. At naniniwala po tayo na Mary was called, not only was called, kundi siya rin ay chosen at isinugon ng ating Panginoong Diyos. Nang sa gayon ay magkaroon ng katuparan yung inihula doon sa lumang tipan na ang isang lalaki na panganlang Jesus na siyang magliligtas ng kanyang bayan ay ipapanganak at ang kakasangkapanin ng Diyos sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu kundi si Virgin Mary. Ano po? Siya po ay kakasangkapanin ng Diyos sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Pero sino nga ba si Maria, mga kapatid sa Panginoon? Siyempre, nung panahon na yon ay siya po ay isang dalaga na merong talagang malalim at malawak at masugid na pananampalataya, pananalig sa ating Panginoong Diyos. At gayon din sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan noon. Yung nasusumpungan natin doon sa Luke chapter 2 verse 27. At mapalad itong si Maria sapagkat nagpakita at lumapit sa kanya ang isang anghel ng Panginoong Diyos na si Anghel Gabriel. At sinabi nga sa kanya ang layunin ng Diyos.
At kung bakit napili si Maria, sapagkat itong si Maria, mga kapatid sa Diyos, ay siya ho ay kalugod-lugod. Hindi lamang sa paningin, kundi sa banal na harapan ng ating Panginoon. At yun ay masumpungan natin doon sa Luke chapter 2, verse 28 to verse 30. At maglilihi nga siya at Jesus yung kanyang ipapanganak. Ano? At tatawagin din na Emmanuel, nang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos, God with us. No, God with us. At gayon din ho, ang katotohanan ay bumaba ang banal na Espiritu kay Maria upang sa ganon ay lililiman siya ng kapangyarihan ng Diyos na ito, ang Diyos ng kataas-taasan. At yun ngang kanyang ipaglilihi at ipanganganak sa pisikal na pangangatawan sa pamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos ay banal ang kanyang ipapanganak at tatawaging anak ng Diyos, bagaman taglay niya ang pagiging Diyos din. Sinasabi doon sa Isaiah 9:6-7, kung babasahin po ninyo iyon. At isa rin po na kung bakit kinalugdan ng Diyos si Maria, sapagkat mismo doon sa awit ni Maria doon sa Lucas chapter 2, ano po? Verses 46 to 56, mga kapatid sa Panginoon, ay binabanggit po doon yung affirmation of faith ni Maria sa ating Panginoong Diyos, at siya ay alipin ng Diyos at nananalig sa Diyos at naniniwala siya na mangyayari yung pinasasabi ng Diyos sa kanya sa pamagitan ng isa sa kanyang mga anghel, si Anghel Gabriel. Kaya nga po, itong si Maria, mga kapatid sa Diyos, ay mapalad siya sapagkat nananalig siya sa nag-iisang buhay na Diyos, at nananalig siya na magkakaroon ng katuparan ang nais na ipagawa ng Diyos sa kanya. Kaya doon sa sinabi ni Elizabeth, ano ba? Na nung binisita ni Maria si Elizabeth, ay pagkatapos yung kanilang usapan, mga kapatid sa Diyos, ay doon sa Luke chapter 2 verse 42, ang sinabi ay pinagpala siya sa mga babae at pinagpala rin ang nasa kanyang sinapupunan na sanggol. Ganun katindi yung pananampalataya, yung pagsunod, at gayon din yung pagpapasakop ni Maria sa Diyos na ito, at gayon din doon sa sanggol na si Jesus na kanyang isisilang. How about Joseph, si Jose? Bakit naman siyang pinili ng Diyos? Ano ba? At alam natin, mga kapatid sa Panginoon, na si Joseph o si Jose ay siya rin po ay tinawag, pinili at isinugo ng Diyos. Na siya po ang siyang talagang itinadhana ng Diyos upang magiging kapilas ng kanyang puso at maging kasama niya sa buhay at gayon din sa pagsasakatuparan ng banal na kalooban ng Diyos. Kaya nga po, meron tayong isineselebrate na
kaarawan ng ating Panginoon kapag sumapit yaong December 25 sa bawat taon. Alam natin na si Jose ay anak ni Jacob. Yan po ay nasa genealogy. Nasa kasaysayan po yan. At gayon din, sa panahon na yon ay siya po ay binata at karapat-dapat kay Maria. At siya ay mula sa angkan ni Haring David. Hindi lamang sa angkan ni Haring David, kundi sa lahi ni Haring David. At igit sa lahat, itong si Joseph o si Jose ay isa pong taong matuwid, gentleman, at meron pong delikadesa. Ganun na lamang yung kanyang pagrespeto, yung kanyang paggalang kay Maria. Isang taong matuwid, isang taong kahanga-hanga, at isang taong marespeto at merong delikadesa. At napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel din ng Panginoon. At sinabihan si Jose na huwag siyang matakot na tuluyang pakasalan si Maria. At yun nga ay kanyang sinunod. At pinakasalan nga niya at naging asawa nga niya si Maria. Kaya ang pananampalataya ni Jose ay hindi rin natin matatawaran sapagkat ang kanyang pananampalataya ay busilak at totoo at laging handang magpasakop at sumunod sa ating Panginoong Diyos. Kung titingnan natin mga kapatid sa Panginoon sapagkat ang tinatalakay natin ay meron pong kinalaman sa pananampalataya, faith, yung second candle ng Advent season. Ano po? Mga kapatid sa Diyos, doon sa Luke chapter 2 verses 1 to 5, tinatalakay dyan yung paglalakbay ni Maria at ni Joseph o Jose patungo doon sa Bethlehem. Pansinin po natin yan mga kapatid sa Diyos. Ang konteksto noon, nung mangyari ito, ito po ay panahon na kung saan ang emperador noon ay si Augusto. At meron pong kautusan noon ang gobernador o emperador na ito na si Augusto na kung saan ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma ay magpatala. Census sa Ingles. At ang unang pagpapatalang ito ay ginawa nang si Serenyo ang gobernador ng Syria. Kaya't, mga kapatid sa Diyos, ang bawat isa sa sariling bayan ay kinakailangan na sila po ay magpatala, including Joseph. At gayon din, sapagkat si Joseph ay taga doon mismo sa Bethlehem. Taga doon mismo si Bethlehem. At kasama din si Maria. Kaya nga po, itong si Joseph at si Maria mula sa Nazareth, Galilea, sila po ay nagtungo at pumunta sa Bethlehem, sa Judea, ang bayan na kung saan ang bayang sinilangan ni Haring David. Ano po? Yun po ay very historical po yun. At pansinin po natin yung datos ng paglalakbay na yon. From Nazareth, Galilea to
Bethlehem, ayon doon sa aking ni-research, ano po? The journey takes 4 or 5 days. Lalakbayin nila ng 4 o 5 araw mula Nazareth, Galilea to Bethlehem. At yun po ay equivalent ng 65 miles, 105 kilometers, 65 miles north of Jerusalem. While Bethlehem, na kung saan ito po ay hilltop town ito, bulubundukin na bayan ito, na kung saan ay situated on a ridge near the edge of the Jordan Desert, at yun naman ay 5 miles, 8 kilometers south of Jerusalem. Kaya, hindi ho madali, mga kapatid sa Diyos, ang nilakbay ng mag-asawang ito. It was indeed a long travel or journey. Mahabang paglalakbay. It was indeed a challenging travel and journey, mahabang na paglalakbay. And it was also indeed a difficult travel journey, napakahirap na paglalakbay. And it was also a dangerous travel journey. Sa kanila, mapanganib na paglalakbay din, mga kapatid sa Diyos. Pero, salamat po sa Panginoong Diyos sapagkat sa pamagitan ng pananampalataya at masugid na pagpapasakop at pagsunod ng mag-asawag ito, they arrive in Bethlehem safe and sound. Nakarating sila sa Bethlehem na sila'y ligtas sapagkat sila po ay prinotektahan ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po mga kapatid sa Panginoon, yung Bethlehem, ang ibig sabihin niyan, ano po? The house of bread. House of bread. Ay, kaya yan ho ay karapat-dapat at angkop sa ating Panginoong Heso Kristo na isisilang ni Maria doon sa Bethlehem. Child born is the bread of life. Ang isisilang ni Maria na sanggol, yan ay ang tinapay ng buhay na kung saan yung sinabi ni Jesus na ako ang tinapay ng buhay at ang sino mang kakain nito kailanman ay hindi magugutom. At si Jesus din yung nagsabi na ako ang tubig ng buhay at ang sino mang iinom nito kailanman ay hindi mauuhaw. Both His flesh and blood, my dear friends, in the Lord as indeed the food for eternal life. Kaya, yung Bethlehem nga, napaka-importante sapagkat ang ibig sabihin ng Bethlehem, the house of bread. Ano ba? The house of bread. Balikan po natin yung paglalakbay ng mag-asawang ito. Sa isang mahabang paglalakbay, mahamong paglalakbay, mahirap na paglalakbay
at mapanganib o delikadong paglalakbay. Mga kapatid sa Diyos, nangangailangan po ito ng patuloy na pananampalataya at pananalangin sa Diyos. Nangangailangan po ito ng patuloy na perseverance. Kung hanggang saan yung ating perseverance. Nangangailangan din ito ng patuloy na pagtsatsaga at pagpapasensya. Nangangailangan din ito ng focus and concentration. Kailangan nakatutok. Kailangan nakakonsentrate mismo sa Panginoon at gayon din doon sa Bethlehem na kanilang patutunguhan. At nangangailangan din sa mga paglalakbay katulad nito ang malalim na ating commitment at dedikasyon na nandun ang ating desire, nandun ang ating longing, nandun yung ating commitment by hook or by crook. Yung ating commitment, yung ating dedication ay kinakailangan na marating ang Bethlehem na ito. At sa mga paglalakbay katulad ng mga ito, mga kapatid sa Diyos, ay nangangailangan ng patuloy na pagpapasakop at pagsunod sa Diyos. At gayon din, ang mga paglalakbay katulad nito ay kinakailangan din ng hope. Laging merong pag-asa. Nakatanaw siya sa panghinaharap. At nakapokus, nakakonsentrate doon sa nais na marating at may sakatuparan. At nandun yung espiritu ng pagiging determination to reach a certain destination. At yon ay nasumpungan ng Diyos, nakita ng Diyos, at tayo ay ating pong na-appreciate iyon, mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga, merong kasabihan na kung nais natin magtagumpay at nais marating yung pinakamimithin natin, yung kasabihan na no retreat, no surrender. At ang kasabihan na no or never to quit in the long and tedious journey ng buhay. At gayon din yung kasabihan na try and try until you succeed. Try and try until you succeed. At purihin ang Diyos ating pong nakita at nasumpungan sa buhay at pananampalataya at paglilingkod ni Maria at gayon din ni Jose bilang tinawag, bilang pinili at isinugo ng Diyos. Tayo, mga kapatid sa Panginoon, how about our faith, life, and travel and journey? Meron ba tayo nitong steadfast faith and prayer? Meron ba tayo nitong steadfast perseverance and patience? Meron ba tayo nitong steadfast focus and concentration? Meron ba tayo nitong steadfast deeper commitment and dedication? At meron ba tayo nitong steadfast submission and obedience? Meron ba tayo nitong steadfast hope and determination to reach and accomplish and realize the mission to reach
our destination. Sapagkat pinag-uusapan po natin ang travel ni Maria at Jose, mga kapatid sa Diyos, at yung Bethlehem, nang ibig sabihin ay house of bread. Meron tayong laging inaawit tuwing panahon ng Kapaskuhan na ang title nito ay O Little Town of Bethlehem. At ito po ay isinulat ni Phillips Brooks noong 1868. Birin yun, tagal na. At isinamusika naman ni Lewis S. Rednell gayon ding taon, 1868. At ito po ay matatagpuan natin sa imnaryo ng Methodista. At sabayin nyo ako sa pag-awit nito. Alam ko, memorize yun eh. Damhin natin ang presensya ng Panginoong Diyos habang inaawit po natin itong O Little Town of Bethlehem. O little town of Bethlehem, how still we see the light above thy deep and dreamless sleep. The silent stars go by, yet in thy dark streets shineth the everlasting light. The hopes and fears of all the years are met in thee tonight. For Christ is born of Mary and gathered all above. While mortal sleeps, the angels keep their watch of wandering love. All morning stars together proclaim the holy birth, and praises sing to God the King, and peace to all on earth. Di man napakaganda itong awit na ito, mga kapatid sa Diyos. How silently the wondrous gift is given. So God imparts to human hearts the blessing of His heaven. No ear may hear His coming, built in this world of sin, where meek soul will receive Him, still the device enters in. O holy child, descend to us, descend to us, we pray. Cast out our sin and enter in, be born in us today. We hear the Christmas angels
the great glad tidings tell. Oh, come to us, abide with us, our Lord Emmanuel. Awitin po natin yung huling stanza nito, mga patid sa Diyos. O Holy Child of Bethlehem, descend to us, we pray. Cast out our sin and enter in, be born in us today. We hear the Christmas angels, the great glad tidings tell. Oh, come to us, abide with us, our Lord Emmanuel. Purihin natin ang Panginoon sa awitin na ito. Alam nyo, ang hymn na ito ay walang kupas to. At dumaan man ang maraming bagyo, maraming hamon sa buhay, ang awitin na ito ay hindi po maluluma. Maaring sabihin natin na ito po ay traditional hymn. But the message of this hymn, my dear friends in the Lord, it will continue from one generation to other generations. At lagi ng mensahe nito ay mangangaruling sa bawat tahanan, mangangaruling sa bawat puso natin. Kaya sa inyong mga devotion, sa mga altar family ninyo, awitin ninyo, tinamnamin natin ang mensahe nito. Talaga naman na mapawawaw tayo sa Panginoon. And we can really appreciate na napakabuti ang Diyos na ito, ang kanyang pagmamahal ay talaga namang naisakatuparan sa pamagitan ng pagkasilang ng Diyos sa pamagitan ni Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas natin, ang magliligtas ng kanyang bayan na tatawaging Emmanuel, nang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Our faith, life, and travel and journey to the Lord. And sinabi ko sa inyo kanina, ang napakaraming mga katanungan, mga kapatid sa Diyos. Sana nga po, maging huwaran natin itong si Maria at si Jose sa kanilang pambihira, at napakalalim, napakalawak, at marubdob na pananampalataya at pagpapasakop at pagsunod sa buhay na Diyos. Ako po ay meron pong acronym ng FAITH, letter FAITH. Para sa akin, in the travel and journey of this life, your life and our lives, my dear friends, yung F, para sa akin ay forever and faithful life and travel and journey in the Lord Jesus Christ. Ride on with Jesus Christ. At yung letter A, mga kapatid sa Panginoon, ay active and action na faith. Kailan yung pananampalataya natin na isang buhay at isang aktibo at gumagawa, kumikilos na pananampalataya. Sabagkat ang pananampalatayan hindi aktibo, hindi kumikilos at hindi gumagawa, eh wala hong kabuluhan yan. At yung letter I, mga kapatid sa Diyos, intimate.
inspired and inspirational faith. Ang pananampalatayang very intimate with Jesus Christ as His or her Lord and Savior, so inspired, so inspiring, and nagiging conduit siya, nagiging channel siya of inspiration to other people because of his or her forever and faithful life in the Lord Jesus Christ and because of his or her active and action na pananampalataya sa pangalan ng ating Panginoon. At yung letter T, mga kapatid, sa Diyos, transparent and transforming faith. Ang pananampalatayang bukas sa harapan ng Diyos, bukas sa lahat ng tao, at pananampalatayang kung merong pagkakataon ay nakakasangkapan ng Diyos upang matransform ang buhay ng mga taong ating nakakadaupang palad sa araw-araw at maging sa tuwi-tuwi na. Amen po ba sa Panginoon? At yung letter H para sa akin, hopeful and healthy faith. Ang pananampalatayang hindi po nawawalan ng pag-asa. Yan ang ating tinalakay noong nakaraang Lunes. The Advent of Hope. Ang pananampalatayang laging nakatingin sa panghinaharap, bagaman abala siya sa pangkasalukuyan, with his or her vision and mission and goals and objectives ng kanyang buhay at anumang plan of action, anumang nais na may sakatuparan, he or she can do it with the presence and guidance of the Holy Spirit of God in Jesus Christ. Ang pananampalatayang laging meron siyang pangarap, meron siyang laging panaginip, meron siyang laging pangitain sa buhay. Sapagat meron siyang ganyan, hindi siya nauubusan ng pagiging kanyang malikhain na ibinibigay ng Panginoon sa kanya. Dahil yung kanyang pananampalataya na umaasa na forever and faithful na buhay sa Panginoon, yung aktibo at mapagkilos na pananampalataya sa Diyos, ang kanyang intimate na relasyon sa Panginoon na laging na-inspire at nagiging inspirational sa iba at nagiging bukas siya sa harapan ng Diyos at daluyan siya ng pagbabago ng tao at maging ng lipunan at ng iglesia, mga kapatid, sa Diyos. Ang pag-asang yon na meron sa kanyang pananampalataya at buhay, ang kanyang pananampalataya at spiritual life ay lagi pong malusog at laging handa at laging oo siya sa Panginoon sa lakbaying mahaba man, sa lakbaying mahamon man, sa lakbaying mahirap man o sa lakbaying mapanganib man o delikado, handa siya na sumuong sapagkat alam niya na hindi siya pababayaan ng Diyos. Kaya nga po, yung sinabi doon sa James Santiago chapter 1 verses 2 to 7, sulat niyo po ito. Mga kapatid, eka nga ni Santiago, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ng mga pagsubok na iyan. Dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang.
Ngunit kung kulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ng taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Di ba napakaganda at napakasarap yung sinasabi? Aba, kung hindi natin ginagawa yan, habang binabasa natin por letra, po, bawat pangungusap, siguro sabihin natin, aray, pinatatamaan ako ng mga bersikulong ito. Pero merong katotohanan ito. At gayon din doon sa verses 1 to 3 ng Hebreo chapter 11, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin. At naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos ang mga taong noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, naunawaan natin na ang sanglibutan ay nilalang sa pamagitan ng salita Niya. At ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Napakagandang mga salita patungkol sa pananampalataya. At doon naman sa verses 5 to 6 ng Hebreo 11, dahil sa pananalig sa Diyos, hindi namatay si Enoch, kundi inilipat sa kabilang buhay, hindi na siya nakita sapagkat inilipat na nga siya ng Diyos. Sinabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod sa Diyos bago inilipat. At hindi kinalugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Mga kapatid sa Panginoon, I suggest na basahin ninyo yung buong chapter ng Hebreo 11 verses 1 to 40 sapagkat yan ay merong kinalaman sa pananalig sa Diyos mula noong pasimula at magpahanggang sa ngayon. Kaya nga po, matindi yung sinasabi ni James doon sa chapter 2 verse 17 na gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Kaya nga ho, mga kapatid sa Diyos, in the celebration of the Advent season, a time of prayer, a time of personal searching, examination, a time of sacrifice, nawa mga kapatid sa Panginoon, let us indeed examine the situation of our faith in the Lord Jesus Christ. Sapagkat napakahalaga po yung mga puntos na akin pong binitawan sa inyo mula sa ating Panginoong Diyos. Kaya bago tayo pumalaot doon sa ating panalangin, mga kapatid sa Panginoon, nais ko pong maghandog muli ng awit sa atin mga kababayan, mga guys.
Hindi ko alam kung ano ang puno at dulo kung bakit nalikha itong awit na ito. Pero napakaganda itong awit na ito. Meron din kinalaman sa pananampalataya at pananalig sa Diyos. Ito ho ay kasama sa papuri ng mga awitin. Nito ay inawit ni Romy Dinglas, pero ang sumulat nito, si Ginang Celia Marcelo, na ito ay asawa ng Pastor Marcelo na matagal na naglingkod din sa FEBC doon sa hardin ng panalangin. Kung inyo pong maalaala at isa rin kayo sa naging tagasubaybay ng hardin ng panalangin. Ay ang awit na ito ay Diyos ay himala. Sa panahon ng problema, sinong tinatakbuhan ninyo? O tinatakbuhan natin? Sa panahon ng mga karamdaman, sino tinatawagan natin? Kanino po tayo lumalapit? Sa panahon ng mga pangailangan sa buhay, sino ang unang nilalapitan natin? At sa anumang sitwasyon ng ating mga buhay, sino nga ba ang siyang pinakauna na laging inuuna natin? Nilalapitan natin, tinatawagan natin, dinudulugan natin, pinapanalanginan natin, at hinihingaan natin ng pagtulong, paggabay at pagtugon sa lahat ng ating mga pangailangan at sa lahat ng mga karaingan natin sa buhay, maging sa ating kapaligiran, sa ating bayan. Napakaraming mga panaghoy sa mga panahong ito. Naniniwala ho ba ngayon na meron pa ring himala na ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay? Kung ako po ang inyong tatanungin, lagi po akong naniniwala na meron pong himala na ginagawa ang Diyos sa aking buhay, sa aking pamilya, at gayon din sa inyo at sa lahat ng tao na nais at willing na manampalatay sa Kanya, magpasakop sa Kanya, at sumunod sa Kanya at patuloy na sasampalataya kay Jesucristo. Kaya pakinggan po natin, at kung makakarelate po kayo, ibig sabihin nun ay kung memorize ninyong awit na ito, sabayan po ninyo ako ng taus-puso na mayroong espiritu ng pananalangin. Kay Rami ng nabubuhay, di alam kung saan patuto. May karamdaman, may suliranin, sino ang lalapitan mo? Ang aking Diyos ay Diyos ng himala, ito'y napatunayan ko. Ang buhay ko'y binabunyang lubos nang manalig ako kay Kristo. Sa Diyos tiwala ko'y walang hanggan,
Kahit na magalinlangan ng mundo, nalalaman kong ito'y tunay. Pagkat si Kristo ay nasa puso ko, minsan ay naranasan ko masaklap na dagok sa buhay. Kanino dudulog? Tutulong ay wala. Si Jesus ang kapitan mo. Ang aking Diyos ay Diyos ng himala. Ito'y napatunayan ko. Ang buhay ko'y binagunyang lubos nang manalig ako kay Kristo. Sa Diyos, tiwala ko'y walang hanggan. Kahit na magalinlangan ang mundo, nalalaman kong ito'y tunay. Pagkat si Kristo ay nasa puso ko. Amen sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, dapat tayong manalig sa Kanya at patuloy na maniwala na merong ginagawang himala ang Panginoon sa inyo, sa akin, sa lahat, sa ating mga buhay, sa magandaman na panahon o kalagayan, o maging sa mga mahamon na mga kalagayan natin sa ating mga buhay. Alam ko pong meron po kayong mga prayer requests. Meron po kayong mga alalahanin. Ang iba dyan, merong karamdaman. Yung iba dyan, nawawala ng pag-asa. Mga iba naman dyan ay nice na magpasalamat sa Diyos. Nice na magtalaga muli o mag-renew ng kanyang buhay sa pagkakatanggap kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pwede po kayong sumabay sa akin sa panalangin, mag-intercede, lumapit sa ating Panginoong Diyos ng taus-puso na merong kapakumbabaan at pagtitiwala sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, tunay na ikaw ang siyang tagumpay ng bawat isa. Tunay, O Diyos, na kami ay makasusumpong at makararanas ng tagumpay at aming maisasakatuparan ang aming mga mithiin sa buhay at gayon din ang mga pangarap namin, O Diyos. Sa inyong tulong, sa inyong gabay, at sa inyong mga paalaala sa amin, O Diyos. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa gabing ito dahil napakabuti mo sa amin, napakamatapat mo sa amin, at hindi nagmamaliw ang inyong pag-ibig, kailanman na hindi mo kami iniwanan ni pinabayaan man, O Diyos. Bagaman kami ang nagkukulang at umiiwan sa iyo. Kung kaya't kami po ay humihingi
ng kapatawaran ng aming mga pagkukulang, pagkakasala, at kaalinsabay na rin po, O Diyos, ang aming paghingi ng inyong paglilinis sa aming mga buhay upang kami ay maging busilak at kanais-nais sa inyong harapan. Panginoong Diyos, narito po kaming lahat na nagpapasalamat, lalo tigit, O Diyos, sa mga pinagpala mo ang kanilang mga kaarawan sa buhay, anibersaryo ng kasal o anumang espesyal na occasion sa kanilang mga buhay at pamilya. May you continue, O Lord, to bless them, O God, sa kanilang mga buhay with your guidance, with your blessing, with your protection, day after day and all throughout. Maranasan nila, Panginoong Diyos, na ikaw ang kanilang kaagapay. Pagkalooban mo sila ng iba yung kalakasan, mainam na kalusugan, at patuloy na pagtatagumpay ng kanilang mga buhay, pamilya, paglilingkod at mga trabaho, Panginoon. Ang mga iba, O Diyos, nagpapasalamat sapagkat inyo pong tinugunan ang kanilang mga prayer requests. O Diyos, tanggapin mo ang mga pasalamat at patuloy silang pagpalain. Sila, Panginoon, na mayroon pong mga alalahanin, mga prayer requests, mayroon po silang problema, kabigatan sa kanilang mga puso, buhay at pamilya, tulungan po ninyo sila. Gabayan at inyo pong ipaunawa sa kanila, O Diyos, at ipabatid ang inyong pagsubaybay, pagtulong at pagkakaloob ng karunungan, kaalaman at kaparaanan, Panginoon. At maging sila, O Diyos, na mayroong karamdaman, nasa banig ng karamdaman, nasa ospital man, nasa kani-kanilang mga tahanan man, Panginoon, saan man sila naroroon, O Diyos. Kilala mo sila, alam mo sila, at alam mo rin ang kanilang mga sakit, Panginoong Diyos. Dalangin po namin na ipagkaloob po ninyo ang inyong pagpapagaling sa kanila, O Diyos. Ang recovery, Panginoon, ang mainam na at maayos na kalusugan, Panginoong Diyos. At maramdaman nila, maranasan na ikaw ang Panginoon at tagapagligtas na laging umaalalay, laging nagkakaloob ng mas ikabubuti nila, O Diyos. Kaya inyo po silang haplusin, pagpalain, Panginoon, at pagalingin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Gayon din po, Panginoong Diyos, ang mga iba't ibang mga gawain nitong buwan ng December na ito. Napakarami, Panginoong Diyos. Alam mo lahat ito. Sa iglesia man, sa pamilya man, o sa mga secular institutions, o saan man, Panginoon. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga ito at may sentro, Panginoon, ang mga gawain na ito sa inyo, O Jesus, na siyang mensahe at diwa ng panahon ng Adbyento at panahon ng Kapaskuhan at ng lahat ng panahon sa bawat panahon naming paglalakbay na merong pananampalataya at pagsunod at pagkapasakop sa inyo, O Diyos. Panginoon, pagpalain mo't pangunahan ang aming bansang Pilipinas sa kasalukuyan na palaro ng SEA Games at ang culmination nito, Panginoong Diyos. At gayon din sa napakaraming mga suliranin ng bansa at sa mga pangunguna ng aming presidente at lahat ng nasa sakupan niyang mga departamento, mga ahensya at lahat, Panginoong Diyos, mula sa national hanggang sa barangay at sa mga sityo, pagpalain mo lahat ng mga ito na magkaroon ng pagkakaisa, pagtutulungan, pagmamahalan at gayon din, Panginoong Diyos, nang magkaroon ng kalutasan sa bawat problema ng bansa ng bayan, lalo tigit, Panginoon, sa mga naapektuhan ng bagyong Tisoy at sa mga naapektuhan din ng mga nakaraang mga lindol.
at sa mga naapektuhan pa ng mga iba pang mga sakuna, Panginoong Diyos. Pagpalain mo sila at ahunin mo sila, Panginoon, mula sa kanilang pagkakalugmok. Panginoong Diyos, pagpalain mo ang lahat ng mga bansa sa buong mundo na patuloy na maghari ang kapayapaan mula sa inyo. Na maghari, O Diyos, ang katarungan at maghari, Panginoong Diyos, ang iyong kaharian at ng inyong banal na salita at ang inyong kaharian, Panginoon, ang siyang mamukadkad sa bawat bansa, sa bawat bayan, sa bawat lipunan at sa bawat maliliit na unit ng pamilya saan man sulok sa daigdig na ito, O Diyos. Pagpalain mo rin, Panginoon, lahat ng churches, lahat ng mga manggagawa, lahat ng mga members, Panginoon. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala lahat, pati ang aming mga buhay, pagtatalaga at lahat-lahat, Panginoon. Mangyari nawang iyong kalooban at ikaw ang siyang masunod, Panginoon namin at tagapagligtas sa lahat ng panahon. Lahat ng ito ay dalangin po namin sa matamis na pangalan ng Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Amen po sa ating Panginoon. Mga kapatid sa Diyos, 16 na araw na lamang po. 16 na araw na lamang po. Simula ngayon, December 25 na ng taon na ito. Ang buong mundo, lalo na sa mga Christian churches, ay magdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo na dapat na siya ang siyang maisentro sa lahat ng pagdiriwang, sa lahat ng ating pag-alaala, pagpapasalamat, at sa lahat ng ating gawain sa buong buwan ng Disyembre at maging sa lahat ng panahon. Kaya, napakahalaga sa ating lahat, mga kapatid, sa Diyos, ang ating masugid at pagiging matapat ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. So that when that time of celebrating the birth of Jesus Christ ay tayo po ay handang-handa talaga sa ating mga puso, sa ating mga isipan, sa ating katawan, sa ating espiritu, sa ating buong pagkatao at sa buong hanay natin na humarap sa Diyos, na umaawit ng mga Christmas songs at nagpupuri at sumasamba sa ating Panginoong Diyos. Kaya sa mga panahon na ito, pwede na po kayo umawit ng mga pamaskong awitin, di po ba? Di ba? Kaya amen po sa ating Panginoong Diyos. At alam niyo po ang mga nalaman kong mga petsa, ano po, December 14, ano po, buong araw ito. Panalangin po natin na maging matagumpay ang pagdiriwang ng 8th founding anniversary ng AIM Pilipinas at gayon din ang Christmas Cheers ng Metropolitan Calabarzon Methodist Regional Conference sa panguna po ng ating Regional Bishop Joey Lapitan. At ito po ay gagawin po sa Church by the Highway. Ano po? Hindi po sa gitna ng highway po ito, kundi sa gilid ng Aguinaldo Highway. Kung galing po kayo sa Sapote, pagkatapos po ng SM Bacoor City, ay masumpangan nyo po doon yung Christian Values School at gayon din yung Church by the Highway at doon po gagawin. Ito po ay sa Bacoor City, Cavite. At gayon din po, ganun din pong date, December 14, ang Ligaya ng Pasko. Ito po ay taunang ginagawa ng Bulacan Methodist Regional Conference. Ito naman ay sa pangunguna ngayon ng ating National Bishop Manuel Binaventura Jr. na ito po ay gagawin doon sa Kakarong Methodist Church, Kakarong Pandi, Bulacan. At alam nyo, dyan po yata nang gagaling yun ko na sa Pandi, yung Pandisal, Pandikoko, Pandilimon,
mga masasarap na pagkain na. Joke lang po, no? Pero merong ganun mga tinapay doon. Alam niyo po nung nakaraang pagdiriwang ng ligaya ng Pasko. Talagang dadalo ako nito. Pagkatapos sana ng gawain ng family rally ba, Thanksgiving ng December din doon sa may bandang Bataan, yung West Middle Pacot by UMC Incorporated, na ako rin sana yung speaker doon noon. Pero nagkaroon po ako ng sakit at hindi na ako nakapunta at hindi na rin ako nakatuloy doon sa ligaya ng Pasko ng Bulacan. Ano po? Sa pangunguna pa rin noon ni Regional Bishop Homer Bustamante, pero sa ngayon ay sa pangunguna ng ating Regional Bishop Rowell Mora. Meron din silang, alam ko, meron din silang date ng Christmas celebration nila in the regional wide. At yung hahabulin ko sana last year doon sa ligaya ng Pasko, ay ihahabol ko sana yung aking komposisyon na Ligaya ng Pasko ang title nito. At hindi ko na naawit. Pero itong gawain ng Metropolitan Calabarzon sa Sabado, sapagkat ako po yata yung kanilang speaker, ay hindi nila ako mapibigil na hindi ko aawitin yung Ligaya ng Pasko na aking original na komposisyon. At yan, at aawitin ko rin at maririnig nyo rin sa aking Facebook account. Kaya purihin natin ang Diyos. At sa lahat ng mga regional conferences, meron din mga gawain. Halimbawa yung Aurora Nueva Ecija Cagayan Valley Methodist Regional Conference sa pangunguna ng ating Regional Bishop Eliezer Ace Bote. Meron din sila sigurong gawain by district or region. At gayon din doon sa Regional Conference ng West Central Luzon, Methodist Regional Conference sa pangunguna ng ating National Bishop Manuel Benaventura Jr., baka meron din silang gawain ng celebration. At gayon din doon sa Southwest Methodist Regional Conference doon sa Occidental Mindoro, sa pangunguna din ng ating National Bishop. At maging doon sa Mindanao Methodist Regional Conference, sa pangunguna din ng ating National Bishop. At maging doon sa Palawan Methodist Regional Conference, sa pangunguna ng ating Regional Bishop Roger Marquez, maring meron din silang gawain. At gayon din sa mga ibang Christian churches at maging sa mga secular, you have all your scheduled celebration na tinatawag na Christmas years. And may the Lord will bless all of this celebration, ang pinakamimportante. Makita, maranasan at madama yung espiritu at diwa ng Pasko, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. And of course, we also request you to pray and intercede for the forthcoming activities for the month of December, like itong 16 to 24, simbang umaga, simbang gabi, sa lahat ng churches na pagpalain ng Panginoon. At gayon din po, ngayon pa lamang ipinapanalangin natin yung December 26-30, ito ho yung Christmas Youth Assembly ng ang Iglesia Metodista sa Pilipinas League of Independent Filipino Youth, yung Amplify. At maging sa ibang mga churches like the UMC, meron din silang Christmas Institute, and other evangelical or mainline Protestant churches, they have also their kung ano man tawag sa kanila na gawain after Christmas Day celebration. And may the Lord will bless all of these institutes, all of these assemblies and gatherings of our young people. Sapagkat ang mga gatherings na ito, kinakasangkapan din ng Diyos, nang sa gayon ay ang Diyos na ito. Dito siya inihahandang mga kabataan, pumipili siya ng mga tagapaglingkod, maging pastor, maging diakonesa, maging leader o maging tagapanguna sa anumang ministeryo na ipinagagawa ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Kaya suportahan natin ang mga gawain ng mga kabataan. Kaya tayo ng mga senior citizen, tayo na medyo may edad-edad na, mga kaimpi o kimpi o mga adult na, ibigay natin ang todo-todong suporta natin sa ating mga kabataan. Amen po ba sa ating Panginoon? Amen sa ating Panginoong Diyos.
At gayon din, yung December 31, ito ho yung New Year's Eve renewal and Holy Communion service, ginagawa ng 31 ng midnight, yung iba mas maaga ng gabi kasi natakot sa paputok. Yung iba naman ay December 1 nila ginagawa. Ipanalangin din po natin ito in preparation also ito eh sa ating pagpasok sa panibagong taon na 2020. At sa paghahanda natin ng Advent season, Christmas season, at siguro naman sa pagdatlan ng bagong taon 2020, nakahanda na oh ang ating mga buhay, ang ating pamilya, ang ating church, ang ating bayan para pasukin at lakbayin na merong pananampalataya. Yun ang pinag-usapan natin sa Panginoon ngayon, ang 2020. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid sa Diyos, mga kababayan, mga kasama sa iglesia, mga brothers and sisters in the Lord, for your continuous extending support to this ride-on ministry na ipinagkaloob ng Diyos, especially for this episode 10 online live stream program na ipinagagawa ng Panginoon sa kanyang abang lingkod. To all of you, dearly beloved brothers and sisters in the Lord Jesus Christ, thank you so much for your extended ample time and effort of viewing and liking and commenting and even of your effort to share all of these episodes, including this episode 10, to other people of whom you know. At salamat din sa patuloy na pananalangin, your prayer and interceding with me and with us all. At purihin po natin ang Diyos at huwag po natin kalilimutan na to like and follow our page so that you will be notified by any further incoming activities from here on onward. Kaya nga po, mga kapatid sa Panginoong Diyos, sa ating Facebook fan page ay napansin ko na nagkaroon ng top fan feature na kung saan ay magkakaroon ng top fan badge ang inyong pangalan na nire-recognize ng ating Facebook fan page kapag ikaw ay active na sa pag-like at gayon din sa pag-comment at pag-share sa mga content natin sa page. Ang top fan badge ay weekly po na nire-recognize ng active followers. Sa week na ito, ang top fans, my dear friends in the Lord, ay sina, ayon sa nakita ko sa ating account, ay sina kapatid na Corazon Navarro. Nakikita ko yung mukha nyo ngayon. Ang kapatid na Naelia Garibay Loresco. At gayon din ang kapatid na Edna Cruz Leonora Dato. Si Daisy Lanusa Bana, si kapatid na Amy Abisamis, at gayon din si Meros Lawagan, Nyebilin Cabico Biray, at si Maricel Agbayani Balocanag, Olivia Bueno, Corazon Dalmacio, Arkitek Rodrigo Lagman, Gabriel De Guzman Jr., si Alejina Gabinete Castillo, si Imelda Tolentino at kapatid na Ochi Rueda. Sila po yung top fan badge for this week. Sila po ay mula sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas at yung mga iba ay nasa iba yung bansa, sa ibang magabansa. Kaya palakpakan po natin sila. Purihin ang Diyos at pagpalain kayo ng Panginoon lagi. Kaya huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-comment at i-follow lagi ang ating fan page
At kasama dito ang blessing mula sa ating Panginoong Diyos sapagkat ang page na ito ay patuloy na kayo po ay ipinapanalangin. Ano po? Sa ating BLCT Prayer Ministry and even the BLCT Palm Pulpit Active Living Ministry ng inyong abang lingkod. Kaya mga kapatid sa Diyos, muli ay ating pong ugaliin na mag-like at mag-comment ng yun namang maganda-ganda at maayos at hindi yung mga foul na mga komento at pag-share nang sa gayon ay ma-recognize ng ating Facebook page at malagyan ng top fan badge ang inyong pangalan. Kaya lahat tayo ay merong pangalan at siguro naman ay walang taong walang mga pangalan. At meron din request ang kapatid na ko na Pastor Joel Baguio, no? From the Doc Apo, no? Ito po yung Ministry Herbal and Herbal mga products ano, na sila po nangangailangan ng mga jobs katulad ng mga therapies. At kung kayo po interesado, pwede niyong sabihin yan, i-text yan o kaya sa messenger at ipaabot natin sa kanya kung paano ba yung mga proseso na, na gagawin at makatulong sa mga nangangailangan ng hanap buhay at maging sa mga nangangailangan ng negosyo. Again, my dear brothers and sisters in the Lord, shout out to all of you and to our Lord Jesus Christ. At kasama po natin ang kapatid na Carolina Ramos, God bless you. At gayon din ang kapatid na Edwin Hilario, God bless you. At ang Architect Rodrigo Lagman, pagpalain ka ng Panginoon. Ang kapatid na Teddy Carlit, pagpalain ka ng Diyos. Ang aking hipag, Debra Valenzuela Tangonan, pagpalain ka ng Diyos. Ang kapatid na Rowena Santiago, pagpalain ka ng Panginoon. At ang sabi ng ating Architect Rodrigo Lagman, yan po ang chairman ng Board of Trustees ng M. Pilipinas, maligayang pagdaraos ng ikawalong taong pagkatatag ng ang Iglesia Metodista sa Pilipinas, gabayan lagi tayo ng Panginoon. Mabuhay ang M. Pilipinas! Mabuhay ang M. Pilipinas! Papuri ay lagi sa Diyos. At gayon din kasama natin ang kapatid na Denia Mendigurin, pagpalain ka ng Panginoon. Ang Pastor Josephine Rivera, pagpalain ka ng Diyos. Merly Abitong, pagpalain ka ng Panginoon. At ang sabi ng ating kapatid na Denia Mendigurin, mabuhay ang M. Pilipinas, mabuhay ang M. Pilipinas. Happy anniversary po sa lahat. Purihin ang Panginoong Diyos. Amen! Purihin ang Panginoong Diyos. Kasama din natin ang kapatid na Oliva Bueno, pagpalain ka ng Panginoon. Kapatid na Doris Abizamis, muna sa Europe to, sa Greece, pagpalain ka ng Panginoon. At ang sabi ng kapatid na Doris, God bless your ministry, Bishop Tangonan. God bless you too. Yeah, watching from Greece, na Europe. No? At kasama din natin ang kapatid na Jocelyn Makatugal Bakling. At ang sabi niya, mabuhay right on ministry. May this ministry brings more souls to Jesus. In Jesus' name. You know? In Jesus' name, God bless you, sister. At Corazon Navarro, nakasama din natin, God bless you, June Caballero Abagon. Ito pa'y pastor. Kasama din natin, ang sabi niya, God bless you, Bishop. God bless you din, pagpalain ka ng Panginoon. Ang aking inaanak ni Jaconesa ay Bidjoya Nanao Nicolas, pagpalain ka ng Panginoon. Ang ating napakasipag na lay leader ng West Central Luzon, no? Ang Lee Kaday, pagpalain ka ng Diyos. Ang kapatid na Sunny Tumacros, pastor din ito, ang kanyang sabi, God bless right on ministry. God bless din, Pastor Sunny. At gayon din ang kapatid na Lester
Ervin Label Bote na nasa Canada. Kasama din natin, pagpalain ka ng Panginoon, ang Reverend Gregorio Sonio sa Occidental Mindoro. Kasama natin, pagpalain ka ng Panginoong Diyos. At sa lahat sa inyo na nag-comment at viewers at sa lahat pa ng makakapanood sa episode 10 na ito, saan man kayo naroon sa Pilipinas at gayon din sa buong mundo, pagpalain po kayo ng Diyos at gayon din ang inyong mga pamilya, ang inyong mga trabaho, ang inyong mga ministries, lahat ng inyong mga pagkakabalahan, at patuloy din kayong kasangkapanin ng Diyos sa lahat ng panahon at pagkakataon. Kaya nga po mga kapatid sa Diyos, ang inyong abang lingkod, Bishop Lito Tangonan, ay pansamantalang nagpapaalam sa inyong sa inyong lahat na lipos ng kagalakan mula sa aking puso, na kayo pong lahat ay aking nakadaupang palad sa gabing ito. At muli sa susunod na episode 11 ng Ride On Ministry sa December 16 sa taong ito. Ito po ay Lunes, alas 9 ng gabi. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsusubaybay, at patuloy po kayong gabayan at pagpalain ng Diyos sa inyong mga buhay, sa inyong pamilya, at gayon din sa inyong mga gawain. Kaya nga po, narito ang Ride On Ministry. Ride on! Ride on! Ride on! Ride on with Jesus Christ. Ride on with His Word. Ride on with the sound of praise, worship, and prayer. God bless you. At ang Diyos ang lahat ng papuri. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat, mga kababayan at mga kapatid sa ating Panginoon. Pwede natin gawin Christmas araw-araw po sa ating mga buhay, sa ating mga pamilya, saan man tayo naroon, sapagkat si Kristo, si Jesus ay nasa ating mga puso. Bye-bye and God bless. As well.